I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Now before we start our open forum, I'd like to call in Ms. Roselle Monteverde to say a few words that after 14 years, nagbabalik Regal, si Pion. Ms. Roselle, ito po. Hello everyone, nice to see you guys again, and I'm happy. I'm so proud to make this movie with, of course, my idol, Piolo Pascual. Ever since I was, we did the first movie together, I think I'm in love with Joyce Jimenez. I remember that so much, and I've been wanting to work with him again. And of course, in our cast, we have Yan Santos, the director of God, the director, and Rai Comateo, one of the sought-after young child actors now. Yes. I'd like to invite everyone on March 29 na po ang Northern Lights. At ang kilikinan po yung pelikula niya, napakaganda po. Nakarating po kami ng New Zealand, and Donald Santos on his way to Alaska to really shoot. And with the movie, I've experienced Northern Lights myself in Iceland. And I'm so happy that I'm bringing this into this movie kasi may experience yan talaga how it feels to see Northern Lights. And of course, the background of a story about a father and son, and the woman searching for love, and everyone wants love, right? So you see this in Northern Lights. Thank you. Thank you, diba na isipa ko lang pa. Kung napalakpan niyo, oh, shulak si mother. Palakpan. Okay. Yun po, ata mo. May kisimang salita si Mr. Sen, pero ngayon, mahaba ka niya sinabi. Inspired kasi siya sa pelikulang ito. Oh, mabisi. And of course, the ultimate producer, the ultimate sweetheart of Papa P, Mother Lily Monteverde. Palakpan, dahil ko pa shulak. For Papa P, and I prepared this for 1 week kasi napakamali yung camera ko. They said, friends we meet along life's road help us appreciate the journey. I agree. This afternoon, I want to share with you my personal journey with my good friend, Piolo Pascual. The first time I met Papa P, I knew that he was special. Not only do I find him to be a brilliant actor, he is a diligent one, as well. His eyes speak of sincerity, his heart filled with compassion for others. Right there and then, I thought this guy would go a long way in his career. I was right. 14 years ago, Papa P, I think I'm in love. Talaga, I'm really in love with him. You know that, huh? With Joyce Jimenez for Regal. And 14 years after, I wish that he would do another movie with us, Northern Lights. A journey to love is an answered prayer. Our common love and passion for the art led him to a new journey back to Mother Lily and Regal. From the bottom of my heart, thank you, Papa P. I am overjoyed. My dear entertainment press, I want you to know how generous a man Papa P is. On the last shooting day of Northern Lights, he shared his talent fee with the staff and crew. Naiyakan ang mga taga-production sa sorpresa niya sa kanila. They love him to death. As for me, Roselle and our family, we will always be behind you, Papa P. You have our support all the way. We love you too. Yun lang po. Maraming salamat and good day. Para po wali ba? Sila ni Tioli yung ano. Tioli, can I ask you something? Can I ask a few words? Kaya ba? Kaya. Sorry. Sorry po. Pasensya na po.
Actually, si Miss Rochelle called me up yesterday morning. Nag-aayos pa ba siya? Hindi ka ba? And then, sabi ko, grabe naman. Grabe ako ni Miss Rochelle. Tapos, papunta pa ako sa ASAP. And then, ako sa sumana. Sabi ko, nung bata pa ako, pinapanood ko mga legal movies. Sabi ko, grabe yan. Sabi na parang, I was so starstruck by the thought of having Miss Rochelle, mother, you know, call me up. Sobra lang ako na-overwhelmed. Habang papunta ako sa trabaho, taba ng puso, you know, to have Mother Lily call you up. Sabi ko, para ako regal baby. Napaparoon ko lang sa pelikula ng mga 80s, 90s, di ba? Pero, you know, having, you know, share the moment, you know, with Mother Lily, with Miss Rochelle, I'm just really overwhelmed, you know. I never thought I'd get this far to be able to do something like this. So, I'm just really humbled by this. Thank you, Mother. I love you both. Thank you, Miss Rochelle. Thank you na, palapang po natin ang ating minamahal na si Tio. Okay, pwede na tayo simula. Alamin ko lang muna sa kay... Tayo muna kay Direk Dordon. So, Direk Dordon, kumusta naman yung pagtatrabaho mo dito sa pinakamalaki mong pelikula ngayon? Actually, and your stars, di ba? Yeah, this is actually a passion project kasi the first time na pinitch ko po ito kay Ms. Susan, I'm so excited because somehow ito pong kwento dito medyo may inspired ng konti sa buhay ng kuya ko at the same time nagkwento po ito kasi ng mga tatay na katulad ko, katulad ni Yol Pascual, kung paano po tayo kumukonek sa mga anak natin. Well, in the movie, it took him parang 8 years before niya makasama yung anak niya, so slice of life siya. Kung paano magkakaroon ng relationship yung father sa kanila na. Tuhaka sa bilay ko ito. Okay. So, siyempre ngayon ang kinaiigitan ng lahat ng mga artistang babae, Ian Santos. Kanda-kanda mo naman yan na ibang-ibang lutang na rin ng beauty mo at apila. Pwede ko po eh. Pwede ko ba? Ano masasabi mo naman na your first break, and then yun. So first of all po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa time na pagpunta niyo po dito para samahan po kami ngayong tanghali. Siyempre po ako sobrang honored and grateful sa trust na ibinigay sa akin ng Regal para po sa project na to. Napakalaking opportunity po nito para sa akin. Sabi ko nga, ito po ang kauna-unahang pelikula po na ginawa ko. At kasama ko pa po dito si Mr. Yolo Pascual. Kaya sobrang thankful po ako sa opportunity na ibinigay po sa akin. Sobrang memorable po nitong pelikula na to para sa akin. Thank you. Daiko, ikaw. Buti hindi ka nagpatalo kay Papa P sa dramahan. Hindi ka ba kinabahan? Hindi naman po kasi wow. Po. Tinatulungan niya po ako. Okay. Opo. Tinatulungan niya po ako kapag medyo nahihirapan po ako. Tinatulungan niya po ako. Ayan. Okay. Ano? Nirigaluhan ka naman. Binigyan ka doon last shooting din. Karigalo. Hindi na gano'n. Actually, si Raiko yung lagi may pasulubo sa amin. Lagi siya may pasabo. Okay. Kumusta na si Papa P? Magaling ba? Magaling ba? Mas magaling siya? Mas magaling po sa amin, siyempre. Okay. And, si Piolo? Thank you, Tito June. Sorry po, nag-emotional na ako. Tulad ka, no? Oo eh. Kahapon talaga, hindi ako makapaniwala na si Mother pa yung pausap ko. You know, the reason why I'm so emotional is because we share the same passion, and that is movie making. We love the movies. And, you know, it's a joint effort between all of us, and we just want to be able to come up with something worthwhile para po sa atin. This is not about business, but this is about passion. So I guess, you know, whatever, kung for so many decades that Mother has been in the business, you know, we have to be grateful for what she's been doing for us. Kasi talagang
it's really for the Filipino community na, you know, ang ganda to si Mother and then Miss Rosette is doing the same thing. It's just really nice to be able to do something na kahit ano mang mangyari, matalo, they'll still do whatever they're doing, and we have to give it to them. You know, this is pure entertainment, and I want to thank Mother for this. I want to thank Mr. Self for this opportunity to just really express and do something. Ang sarap lang ng gawin. So yun lang po. So yeah. Okay lang yun. Naintindihan ka namin. Siyempre, lang may makita yan, maraming surprises. Eh, Piolo, kasi nga, correct me if I'm wrong, sa movies na ginawa mo, mostly, merong out of the box, merong rom-com, pero ilalayan ako, wala pa masyadong tag, yung father and son relationship. How close is the film to your heart? Sobrang close po dito siya kasi para sa akin bilang marami mga tatay dito. Alam natin yung pinagdadaanan ng magulang when it comes to conflict with their kids. And yung sa amin ni Raiko kasi, for the sake of the movie, for the sake of the story, talagang marirealize mo na yung mga napapalayo magulang sa mga anak. Sometimes it's not their choice. Sometimes yung kahinat na ng isang pangyayari, hindi naman choice ng magulang, hindi rin choice ng anak. So ang hirap lang na how you have to deal with it. Eh, dito, sinasalamin niya yung ganong conflict sa buhay ng mag-ama. So it was so close to home because ayokong gamit yung anak ko eh, pang-pro. Ayokong magkaroon ng conflict with my real son. Pero kasi nga, it's so close to home na hindi lang naman ako yung nakaranas na ganito yung experience, but I'm sure a lot of fathers or mothers for that matter would not want to be in my shoes to experience something like this. Mahirap, pero yun po yung sinasalabay ng pelikula, you know, how you have to cope with that and how you have to deal with a conflict like this na mas mahirap pa, especially pag napanood nila, nalaman nila yung bakit pumunta yung bata sa Alaska, bakit after so many years kailangan siyang dalhin ng magulang niya, nanay niya in particular, sa Alaska. It's a selfless act, you know, from the mom, which is played by Marika Reyes. Nicely done, right, Direk? Sobrang galing ni Marika Reyes dito. So yun po yung mga bagay na ayaw mong pagdaanan bilang magulang, pero nangyayari sa totoong buhay. So hindi lang naman po ako nakaka-experience. I'm sure maraming mga tatay yung ganun na experience. Okay. Now, may mga question ba tayo sa ating cast? Open na po ang floor. Ayun. Yes, Ray Pumaloy. Alam mo na mga limitations, ha? Papa P. Great. Ang ganda ng trailer nyo. Thank you. Pati visually and yung message. Anyways, ilan ako sa mga artist ng very generous sa parang di ba, yun, sa panahon sa mga kasamahan niya sa industriya. Anong naisip mo bakit pinamigay mo yung talent fee mo? Hindi naman masama yung talent. Hindi naman talent fee. Hindi naman po. Nakagawin ko lang if siguro sa akin. Tradition kasi yan eh, sa pelikula, di ba, sa last day, magbibigay ka sa staff, magbibigay ka sa mga kasama mo. It's, ano yan eh, kumbaga, after ng pinaghirapan mo, kailangan, hindi kailangan, pero ang sarap lang na, guys, we have to move on, but before we move on, magbibigay ka ng magandang alaala sa lahat ng kasama mo. So, para sa akin, given po yun. Nakasama ko si Regine sa Paano Kita Iibigin. Nasa Zambales kami. Nagtanong-tanong ako si Reg. May dala pa siyang truck for last day. Kasi kailangan lahat meron. Meron iuuwi. So from that time, nakita ko yung effort ng tao from the crew, the staff, the production people, and everyone involved in the project. Para lang mapasabi na nag-enjoy ka
na nasaya ka sa buong experience. Kailangan ibalik sa tao. Kasi lahat naman tayo, hindi naman pare-pareho yung bayad natin. So that's a small effort. Wala po yun, pero you know, it's just a token of appreciation. Ibig sabihin, every movie mo, ginagawa mo ito since nung magkasama kayo ni Reggie? Even with Juday. Kasi buong pamilya yan, nabuo mo yan eh. Kaya, ano lang, pasasalamat. Wow, parang pasasalamat. Pasasalamat po, tama yun. Ano may gusto ko pahiwating ko yan? Yes, sorry. Congratulations. Thank you. Charot. Tapos, kumusta naman ang, kasi parang meron yung love scene ninyo ni Yen. Kumusta? Ben ba? Ben kay love scene ni Yen. So, hindi ka ba na-intimidate? Kasi, ibang klase naman ang Piolo Pascual, di ba? Kita mo nga kanina, nagkakatulangan na nga kami nung pagdating. Yes po, hindi naman po nawala yung intimidation pagdating naman kay Papa P. Pero nung ginawa naman po namin yung love scene na yun na guidance po niya. Actually, nag-choreo ba o dinala ka ba niya dun sa... Opo. Kay Papa P naman magdadala ka po talaga eh. Tingin pa lang ni Papa P. Yun na. Nadala ka, ano to, nadala ka ba sexually or ano ba, or na-motivate ka ba lang? Na-motivate po ako. Pag nandun po ako, mixed emotions na po eh. Excited, kinakabahan, pero syempre, kailangan ko po maging professional para magawa ng maganda yung eksena. Sa tulong ni po ni Direk Dalton, nagawa naman po namin ang bias ko. Nahirapan ka ba, Naila? Opo, unang shooting day sa New Zealand. Hindi po ako makatingin sa kanya kasi sobrang bako niya talaga. Nahihirapan ako, nauuna yung kilig. Ang dami kong takes po noon, mga unang dalawang shooting days. Hindi pa ako ganun kakomportable. Tapos narealize niya, may metro kong umahanda. Sabi niya direct, umayos tayo, magtrabaho lang inaayos. Ayun po. So noong mga pang-apat na araw doon na po, medyo na-break na yung eyes na okay na, nakakatingin na ako sa kanya. Komportable na. Pag naman po walang take, nagkukwentuhan, ganyan, parang... Bula to! Binubunin niyo po ako kahit ngayon. Anong naramdaman mo kapag nakikita mo yung pisik ng isang Piolo Pascual? Yung pisik, yung ano niya? Wow! Bakit yun? Diba? Boga? Diba, Ken? Aloka? Pag nung sa New Zealand nga po kami, every morning, diba 2 weeks po kami doon? Pag lalabas pa lang siya ng hotel, ako mauuna na ako sa service. Parang meron akong slow-mo moment parati. Pag lalabas siya ng hotel, pag sasakay siya ng sasakyan, tapos makikita ko siya, buo na agad yung araw ko, umaga pa lang. Nadaan lang siya sa harap ko. Parang, ay, okay, yung background music sa likod. Mahina ba yung parang feeling? Oo, sa kanya ko naramdaman yung slow-mo moment. Two weeks yun. Every day. Nauuna po ako parati sa service. Hintayin ko siya lumabas. Torture ba sa sa'yo yung gano'n na parang palagi nag-imagine mo na gano'n? Nakakakilig po. Hindi torture. Thank you. Thank you po. Glenn? Yes, Glenn. Papa P. Siya pa sila kami na ka-partner mo, medyo kilala, saka ano, mabuti po ba yung kanyang isang baguhan sa maging ka-partner? Kasi si Direk Dalton, when he pitched the concept to me, sabi niya, buo yung konsepto, buo yung istorya. And then sabi niya, with Yen in mind, sabi ko, kasi napanood ko si Yen sa Pure Love, napanood ko si Yen sa All of Me. So, and hindi niya maalala, like ko sinasabi to, sa Star, one Star Magic po, sabi ko sa kanya, many years ago, sabi ko, alam mo, ang ganda-ganda mo, sabi ko gano'n, yung natural beauty mo, it's just, talagang bihira yung gano'n, and then, so,
yung sinabi sa akin ni Direk Dondon about the concept and then sinabi niya na si Ian, I don't know, napapanood ko siya sa All of Me, napanood ko yung All of Me nila, you know, for the few times na nakapanood ako ng TV, I didn't think twice because nakita ko yung rawness niya, nakita ko yung ganda sa screen, nakita ko na merong ibibigay ito. So hindi ako ng dalawang isip, hindi ko naiisip yung anong iisipin ng tao or the commercial viability of it. Parang for me, naniwala ako sa konsepto ni Direk Dondon, naniwala ako sa casting niya, naniwala ako din sa istorya. So, and with Marian, alam ko na talagang should go a long way. Hindi mo naiisipin yung sabihin ng tao na bakit si Yen, bakit yun. Kasi magaling siya, maganda siya, and she has so much to offer. So, Parang flashback din yung nag-start ka sa career na si Chun Yan, magaling din sa'yo. Then, siyempre, kinala siya the time, and then ikaw, magawa ka. Parang ganun ba? Parang binabalik ko lang. Hindi ko po iniisip yung ganun eh. Parang sa akin, as at the end of the day, mahal ko yung trabaho, mahal ko yung pelikula, ako nang maaganda sa pelikula. Si Juday kasi, yung chemistry namin, when people would ask us, anong secret ng chemistry, hindi namin alam eh. We're just doing our job. Pero, you know, nakarami kami pelikula because si Juday, nakilala ko, naging mainstream ako, nagkaroon ako ng break. So, hindi ko iniisip na gagawin ko yung for Yen because I know that we, even without me, she can soar on her own. And it's not about giving back, it's just really doing, you know, what you're asked to do. And for me, yung mga ganito proyekto hindi pinapalagpas. Kaya siguro naging emotional din ako about Mother kanina kasi bukod sa perang nakalaan sa proyekto ito, it's just really working with your passion. You know, mahal mo yung trabaho mo, kung sino makasama mo, wala man trabaho mo, basta alam mo ibibigay mo yung buo mo at gusto mo yung ginagawa mo. Doon ka na. So, dumating ka na sa point of career mo na parang kabel mo na sa box office sitters, as long as you're doing. Siyempre, importante yung box office, kaya kula na lang. Pumunta ako sa Timbuktu para mag-promote, di ba? Kung pwede lang mag-promote sa lahat ng channel, kung pwede lang mag-promote sa lahat ng eskwelahan, tsaka lahat ng hospital, mag-promote tayo para panoorin na lang yung pelikula. Because at the end of the day, we want good box office. But after all is said and done, pag nagawa ka na ng pelikula, nakapag-dubbing ka na, napanood mo na sa premiere night, pwede ka na mag-move on. Pero malaking reward po para sa producers, para sa lahat ng involved sa cast, pag kumita ang pelikula. Kasi doon walang masasabi na talagang may worth yung ginawa mo. Pero syempre, there's a critical success, there's a box office success. Business is business. Pero sa akin po, pag gumagawa ako ng pelikula, hindi ko iniisip yung return. Basta gagawin ko lang lahat. Gagawin ko yung nararapat. Pahabol na lang ng June. Ano naman yung pakiramdam mo na for 2 weeks? Parang nahihirapan siya yung mag-adjust na yun. Puro kilig na lang yata ang ginawa. Hindi, sabi ko nga sa kanya, sabi ko, meron tayong tinatapos na pelikula. Puro katawa, puro ka gigil. Sabi ko, talaga na magtrabaho na tayo. Wala naman, yan na siya. Okay naman, you know, as long as we're happy, as long as we're having good fun, especially that experience in New Zealand, I know how overwhelming that was for Yen, and even for me, sabi ko nga, sobrang laki na ginastos na regal sa New Zealand, sobrang laki nung overhead namin sa New Zealand, alam ni Direk Manny Valera yun, and nakakataba ng puso because you're not just doing that for your craft, but you're doing that for your audience. So it's really a collaboration with everyone. So yung po, best foot forward. Thank you, Papa P. Thank you. Nagkatayin pala si Direk. Ako kasi yung shooting niya sa doon, sa ilaw-ilaw, sa Northern Lights. Kung sa shooting niya, hindi masabi. Yun. Kung sa shooting niyo doon, how hard it is? Yung sacrifice niyo doon, yung sacrifice. Kasi po sa sena ngayon. Sa New Zealand kasi we have this 10-hour rule. No? So from the hotel, going to
any location for the day, counted po siya sa 10 hours. Okay. Okay, so when we got to the spot where we were gonna do that particular scene, so nandun po kami siguro mga 8 hours, nasa labas lang po kami, nasa yelo lang kami. Meron pa po warehouse, pero even if you go inside the warehouse, sobrang dami po. Parang ako lang po yung nag-enjoy kasi may hindi ko sa malapig sila lahat. Ginaw na ginaw. In fact, may mga... Kasi kung sila may naging pass. Tapos, so... meron po kami mga inulit na scene lang kasi like, particularly with Yen, hindi siya makapagsalita sa soft ng gabi. So may mga ganyang instances po yung nandun kami sa Yen. How was the experience of seeing the lights? Yeah. Dapat the lights. The experience. Kasi marami nang gahangat na makita yun. Yes. How was the experience mo nung makita mo yung mga pinakantas yung ilaw? Sa New Zealand po kami nag-sulat. Ano din yun, di ba? Si Derek po ang mas... Sure po. Ganyan po kasi yan. Nag-gagawin po kasi damit yung... Nung time yun, supposedly in Alaska. It was summer in Alaska, so we had to... Yes, yung lang. There were some nice girls that has snow... That had snow that time, ano? But, what... Medyo hindi po kasi nila nakita. Ako po yung nakakita ko na nag-gagawin Alaska. Yes. To shoot him. Okay, okay. So, ganun po. Medyo meron lang. May composition po tayo ng konti. Okay. Ginawa. Okay. So, okay. Ayun na yun. So, alam nyo na, alam nyo na iiwasan nyo. Huwag mga spoilers, ha? Lisa? Okay, may question pa kayo? Dito, Marinel. Ano, buruanan mo, uuwi na si Piolo mamaya, ano? Yung iawanan mo siya, ano? Oh. Oh. Sige, kayo din. Kata ro, ayaw. Ano? Oh, ito ah. Sige ba? Behave ba? Johnny. Naku. Ngayon man ayaw. Sige, one time. Kinabahan na nag-solicit yun. Kinabahan. Namis naman kita eh. Apa ba PNN? Kanino pressure yung kumita yung movie? Kasi kapapinasanay ka nga na. Sariga, joke lang. Sariga. Kanina yung mas pressure na kagating yung first team up? Na-stress yung mga na-stress yun. Napag-asapan niyo ba yan na syempre, di ba, first team up? Kanina yung mas pressure? Sabi po, kasi po yung first movie ko, and I'm praying and hoping po na sana po takilitin talaga yung pelikula dahil naniniwala naman po ako sa ganda ng storya po namin. Unang-una, sorry. Kinikilig ka na naman. Buti na. Siya po? Ayun po, well, syempre po yung sa story, alam ko naman po na marami talaga makakilig because sana talaga pagkilikit siya dahil pinaghirapan po namin yung pagkilikula at gusto ko rin po na makita nila na shoot po kami sa ibang bansa, yung ganda ng Alaska, makikita rin po dito. Karamihan po nasa bucket list ng Northern Lights, so kami na po ako magdadala rin sa inyo. Sana po, sana. Panood. Movie na. Yes. May kabahal. Lagi naman sa lahat ng ginagawa natin eh. May pressure. Pero kasi si Mother would always assure me, would always remind me, I remember si Mother, would always remind me na huwag mong isipin yung mga negatibo sa paligid mo. Basta maganda yung pelikulang ginawa natin, basta may ginawa tayong maganda, yun na yun eh. Kaya, ang sarap lang eh. Ang sarap mo pakaramdam na regardless of the outcome. Ay! Ay! May rage!
No, sinasabi sa akin ni Mother talaga na huwag mo naisipin yung mga sinasabi ng iba tao, basta masaya tayo, nakagawa tayo ng pelikula. And yun lang yun. You know, coming from her, sobra ako na humble na para isipin ko na sobra akong concerned sa box office, sobra akong concerned sa results, sa outcome, pero for Mother to say na basta masaya tayo, basta nakagawa tayo ng maayos na pelikula, yun lang yung maganda. What's really important in movie industry is, well, siyempre, hindi naman ako nagsisisi na maging movie producer because I'm very proud and it's something that is in my passion, in Roselle, and of course, including the new. And I consider Papa P as a family. Family. If everywhere he goes, I will always follow. He will always be in my heart. Mother, bago po kayo umalis, Mother, bakit po tumagal ng 14 years bago makapalit si Papa P sa legal? Well, because, kasi maraming pang, I don't know how to say it, but anyway, I don't want to offend anybody because that is good, okay lang. Pero Papa P, hindi ka na-explain. Tandaan mo yan, ha? Kung saan si Piolo, I will be... We will always be around him, including my family and yourself. Okay. From the bottom of my heart. Yes. Thank you, Mother. I love you. Papa P, hindi na exclusive contract with Star Cinema. Exclusive? So, paano? Exclusive sa ABS. Because Mother knows how to do wonders. Kaya naitawid natin, naiusod natin. And this is a co-production between for Star Cinema, Spring Films, and Regal. So, that alone, pwede naman mangyari. I mean, this is not just about Regal, this is not just about Star Cinema, this is not just about Spring Films, but this is about the movie. So, pag may mga meron akong magandang material, you know, you'll make sure na makagawa mo, regardless of the hardships or mga, obstacles. Nag-away kami ng obstacles. Tapos sabi mo kanina kasi, this movie is close to your heart. Parang medyo nakadating sa story of the movie. Pwede mo sabi yung kung gano'n kayo ka-close ni Sinigo when he was younger? Kung kailan kayo naging close? Nakadating ka ba nung sinasabi mo sa Rico na nandiyan ako yung second birthday mo? Yan sinabi sa'yo na parang wala ka naman. Marami. Marami ganung moments sa buhay ko na kaya nga sabi ni Direk Dondo kasi bilang magulang, alam din niya yung conflict or alam din niya yung nataanan ng tatay sa akin. So, what we wanted to champion or what we wanted to show is yung point of view naman ng lalaki, point of view ng tatay sa anak kasi lahat tayo exposed sa babae. Lahat tayo exposed sa nadaanan ng nanay. Pero hindi alam na tao, especially nowadays nangyayari, meron din mga hardships na pumunta ng tatay. And it's also valid for us to consider na hindi porket lumaki sa nanay ang isang bata, dapat sa nanay na lang. You have to share. You have to share the responsibility. And sometimes, yung sa akin, I don't wanna get too personal because ayokong gamitin yung anak ko sa promo, ayokong gamitin yung personal life ko. Pero sinasalamin niya kasi yung conflict ng magulang sa bata. At pinapakita niya na even dads, even fathers have to go through pains, through heartaches just to get the favor of the kids, especially yung bata na isa lang yan eh. Isa lang yung anak ko. Isa lang yung anak ko sa totoong buhay. You wanna do everything regardless na may masaktan or kung ano man yung kadaanan mo. Basta you do it for your son, you do it for your family, you do it for your kids. And hindi mo na iisipin. Kaya I'm so passionate about this movie because alam ko na hindi lang ako yung nakaranas na ganitong experience ng ganitong sitwasyon kasi alam ko na maraming nangingibang bansang magulang, nangingibang bansang tatay
para lang mabigyan ng magandang future yung anak nila. Yung nangyari sa amin na Raiko sa pelikula, yung istorya, mas masakit, mas mahirap. So, paano mo haharapin yung ganun? Yung sa akin, sa ako, it's a never-ending struggle to make sure na magkaroon siya ng magandang buhay, you know? Habang nabubuhay ka, habang nabubuhay yung bata, you will always have to be there for each other, you know? And kasama na din yung mga sakit, pero mas maganda yung maging hawa. Pero nasumbatan ka naman yung may time? Oo naman. Hindi lang siya, pati ako sinusumbatan ko rin siya minsan. Kasi parang kulang yung time eh. Kulang yung time na magkasama kami, kulang yung time na nakikita ko lang siya sa trabaho, nakikita ko lang siya pag may oras siya. Pero nagkatrabaho na rin ako eh. At 19, is busier than me. So, bukod sa sumbat niya na wala akong oras sa kanya, ako rin, nag-aanap ako ng oras with him. Because, yun nga eh, yung pagkakataon na magkasama kayo, gusto mo talagang sulitin yung oras na yun. So, nung balik pa siya, may mga regrets ka na? Hindi, you cannot live in regrets. Hindi ko pwede isipin na sana ganyan, you know. You will always set the time to make up for the lost time. You know, habang nandyan siya, habang kaya ko, kung ano man yung mga pagkukula ko sa kanya, gusto kong punuan yun habang kaya ko. Hindi ko naiisipin yung ano man nangyari in the past. I just have to look in the present, look at the future, and you know, be a better father every day. Bigat, no, father? Oo nga eh. Sige. Pwede ka mag-move on na tayo. Hindi, kasi hindi masyado nagkukwento si Piolo, di ba sa relationship nila niya? Parang hindi ba mag-move on? Oo, kasi it's so hard, you know. Ako na magsasabi yung lumabas sa news na naming nagbabash yung sa video namin na anak ko. Ako na nag-break up, di ba? Pero, iniisip ko, how am I gonna address that issue. Ano ba lang sasabihin ko? Ano, paano ko ba sasabihin niyo? Kasi pwede kang maging picol, pwede kang maging defensive. Pero you know what? At the end of the day, guys, excuse me. Okay ba yun? Maminsan-minsan. At the end of the day, blessing yung ganung experience na habang nabubuhay ka pa, you get to experience that with your family, with your son for that matter. Wala akong sasabihin sa mga bashers, it's a blessing na ginagawa sa akin na anak ko yun. Kasi ganun ako pinalaki ng magulang ko. Tsaka, kapag nakakabigyan, kung may anak ka na gumagawa mo ngayon, kasi ngayon, di ba parang mga kabataan, nag-iiyak na. Natural yun eh. Ako, gusto ko talaga nilalabi yung mga bata kasi pag lumaki ngayon, hindi mo na pwedeng lambingin. Pero para sa akin, para gawin na anak ko yung sa akin, gagawin ko rin sa nanay ko yun, gagawin ko rin sa tatay ko yun. Kasi ang sarap na pasayahin yung pakiramdam ng magulang mo. Diba? Okay, hindi pinag-uusapan sa presko niya. Kasi syempre, di ba, first time yung tapos, di ba yung magkasama kayo malamig to? Sabi? Hindi nakikinig, di ba?
kumusta ka naman right yung shooting mo doon? Di ba? Kumusta naman yung mga yung shooting mo doon? Kumusta experience mo doon sa New Zealand? Okay naman po. Lalo na po na kapag nilalambing po ako ni Kuya Piolo. Kasi po, lagi na po akong kinikritik. Lalo na po ako nasa siya kami. Alam niya mga po alis na ito kritikin. Alam na ba? Oo. Sa akin kritik mo? Ha? Ayun. Hindi ka ba napapalitan ni Direk naman? Pulotek mo ba yung usabutan niyo ni Papa P? Yung sena niya, sings niya? Minsan po. Pakilala ka ba, Pierre? Minsan po kasi nagkakamali din po sa mga nalit sa mga. Magaling ka ba umiya? Sakto lang po. Si Papa P? Magaling po ako. Umiya, okay. O dito, meron pa before we end? And may lakad pa si Piolo. Yes, yes, Mario. Ha? Mario Bautista, I want to... Yes, yes, yes. Para mag-relasa tayo. Direct Don Don, kasi earlier you mentioned na inspired ko ng story namin sa kapatid ko. Bakit ano nangyari ko sa kapatid ko? Kwento ko naman. Ano na yan sa kapatid mo? Ayan na, tayo na. Sige, sige. To send the record straight. Pwede ba na bro? Para na mo, mas masaya. Kasi I had a half-brother from my dad. No, he died last March. Tapos, kwento, Medyo kwento din ang dalawa din doon ng tatay ko kasi namatay yung kapatid ko na hindi sila naging close, parang gano'n. So parang sa pelikula, tinuloy ko lang yung kwento niya na mas paging masarado yung magkaroon ng closure. So, sorry po medyo mahirap. Hindi naman po. Pero yun po. So, malaki na yung kapatid mo, hindi ba ka nagaya niyo? Alam mo kasi po, first time, he was 10 years older than I am. So, first time I saw him, he visited for my dad's party. And siguro I was 5 and he was about, well, if he was 10 years older, he was 15. Tama, kaya ako, sorry, may nangasama. So, pagdating niya doon, sabi niya sa akin, ito lang po, fast na lang, sabi niya sa akin, hey, would you happen to know where Ricardo Santos lives? So sabi ko, yeah, of course, sabi ko, it's my dad. Sabi ko, who are you? Sabi niya, hindi mo rin siya kilala. Hindi po, sabi niya, I'm Don Don Santos. Sabi ko, oh, well, sabi ko, Don Don Santos too. So, panag ko kasi pinapangalan. Tapos, nag-party sila, ganyan-ganyan. Pero, turned out, we... Kaso ba, papatulad na mga ko? Sorry po. It turned out kasi para... Hindi mo alam na yung father mo may naon ng family. Alam ko po. And I... So, about the movie. When you pitch the story, kay Piolo mo muna pinitch o sa legal? Actually po, nung pinitch ko to sa legal, I told them na it's a Piolo Pascual project. Pero nag-aawit pa kayo ni Piolo? Through my manager po, Erickson Raimundo, pinasabi ko na po sa kanya na we have this concept for Piolo Pascual. So, sabay po siyang nangyayari. While we were meeting up with legal, pinagdala na po namin ang concept paper naman si Mr. Piolo Pascual. But you haven't really worked with Piolo yet, di ba? I did po 10 years ago for Baluha. It's a teleserye. It was a teleserye in the city and with Christine Hermosa. He was our special guest talent siya. Pero for like a week yata. And bookenders po siya. Nag-start na nandun siya. Natapos yung series na nandun po siya. So, bakit siya yung napili mo para din sa role ng Charlie Senior? As a director po,
of course, you always want to work with, you know, the best sa industry. And Pio Pascual kasi has this, sa POV ko ito ng director, he has this metaphoric ability kasi to convey a particular emotion. Even without speaking lines, pero maiintindihan mo, mata-mata lang. In fact, ito po sana, panoodin nyo to sa movie, there's one particular scene which I am really so proud of, which is my favorite scene. Maiintindihan nyo po yung isang two-minute scene through sa mata ng Piolo, wala akong salita. Basta po, he was on the phone, tapos yun na po, hindi ko muna po i-reveal kasi, ano po yan eh, malaking, ano po sa pinigula namin yan. Pero tingnan nyo lang po, mata lang po niya yung pinagaling, of course, supported by Tita Santi at Lolo and Tito Ipe. So, Tito Pim. So, yun po. So, after Maruwa, talagang gusto niyo po na sa mga kapatid? Opo, opo. Kasi at the same time, bata pa lang po ako, pinapalag ko lang po sila. Ano? Ay, nandun po siya. Nandun po siya si Aga, si Robin, siya. So, ay, nakabaho ko na po yung si Robin, hindi pa wala. Pero siya. So, after this, si Robin naman ako. Hopefully po, yeah. And, so, how was your experience working with you finally in this movie? How was it? Sabi may totoo, Derek. Hindi po, kasi ang maganda po siguro kasi una, co-prod po ito ng Spring and Erickson, na isa, si Erickson Raymond po na isa sa kasama po ni Sir Piolo sa Spring, manager ko po for movies. So, mas naging madali po, nakapag-fund po kami even before pa kami mag-start talaga ng mag-shoot. Tapos, ako naman po kasi ever since sa mga nagiging artista ko, tropa, barkada approach para po mas nararamdaman ko kung yung vulnerability nila kung ano po yung gusto nila mangyari. So very honest and very open po kasi ako sa ganoon. So yun po. Sabi nila, nung i-pitch mo raw si Yen was a given. So bakit naman si Yen kasi mo ano, katrabaho po siya sa All of Me. Tapos, nagustuhan po namin sa All of Me, yun nga po what Sir Piolo was discussing all about. Yung rawness niyan, yung hindi siya malaki, hindi maliit. So ano lang yung talaga nararamdaman niya dun sa particular scene, yun yung nakukuha namin from her. So yun po. Thank you. Thank you very much po. Thank you, Ed. Okay, natin kasi na-cover na natin na lahat. Meron pa kasi yung appointment si Mr. Casual. Sabi lang sa akin, di ba? Again, probably March 29 po, huwag makalimutan Northern Lights. Yeah, like to invite our media friends and ask for their help. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayon. Hinihingi ko po yung suporta ninyo na panoorin po ang pelikula namin, Northern Lights, A Journey to Love. March 29 na po yan, malapit na malapit na. Next week na. Next week na po ito, kaya sana po muling nakita po tayo sa sinihan. Thank you po, maraming salamat. Hello. Hi, please don't forget to watch Northern Lights, A Journey to Love. Opens March 29 sa mga pag-ibig niyo pong sitihan. Sana po supportahan niyo po kasi cliche pong sabihin na maganda yung pinigaraw namin. Pero what I can say is binigay po talaga namin lahat yung kaya namin for this one. So, hope you catch it. Raiko? Hello po! Manood po ka ng Turn and Light sa Journey to Love. Greatest speech po yan. Buong pamilya po pwede manood. Under Star Cinema, Regal Films at Spring Films po. Okay. Thank you po din, June. Gusto kong pasalamat sa inyo lahat kasi... gusto kong pasalamat sa Riga, kay Mother Lily, sa kay Ms. Rosette, sa proyekto nito. At gusto kong pasalamat sa lahat ng press kasi sa tinagal-tagal ko po sa industry, si Marielo ulit nandyan din. Maraming salamat po. Yes! Ayaw nga pala, grabe! Oh, Lord God! Masaya po ako nakakasalamat.
na lang, pero yun lang po. Sana masaya lahat, tsaka sana suportahan natin ang pelikula ng Pilipino kasi para sa atin. Thank you, mahal ka namin, Papa P. Thank you, Papa P. Okay, with that, remind ko tayo, everybody. Hello, group picture.